What is up guys? Maligayang pagbalik sa channel. So for today's video, samahan niyo ako na linisan natin yung brake ng Honda City VX namin. Ngayon, ipapakita ko kung ano yung mga kailangan natin para malinisan yung brakes ng Honda City natin. So, ito yung mga kailangan natin. Una, kailangan natin ng brake cleaner. So, mura lang to. Ito nasa 165 lang nabili ko. Medyo paubos na siya. Titingnan ko kung ano magagawa ko dito. Pwede naman ang pamalit natin is warm water or any water pagkatapos natin linisan yung sasakyan or yung brake pala. Then ito, ito yung extendable wrench. Maganda to kasi may added leverage siya. Yung kasama kasi na wrench nito, L-type siya, so ganyan lang siya kaliit ata o mas maiksi pa dito. Papakita ko mamaya kung paano ito gumagana. Then dahil nagpalit ako ng rims, ito ang sukat nito is 70mm na yung lug nut. So ito ay yan, 70mm. Yung stock ata natin is nasa 19 o 21, not sure. Tingnan nyo na lang dun sa ano. So tingnan nyo na lang dun sa ano, owner's manual. Then syempre, hindi mawawala ang gloves. Tapos basahan, any basahan. Tapos sandpaper, 200 and below. Pero ako ginagamit ko 360 grit lang or any 300 na grit na sandpaper. Tapos syempre, ito, jack. So simulan na natin ngayon. Isa pa pala tayong kailangan. Kailangan natin ng bato. Bakit kailangan natin ng bato? Kailangan natin ng bato kasi ibababa natin yung handbrake mamaya. Kailangan natin ibaba yung handbrake kasi sa likod ng gulong, dun kumakabit ang handbrake pag nakataas. So, hanap lang kayo ng kalso. Ako, ito, may bato na ako. So, una natin gagawin, unahin natin yung sa likod. Papakita ko kung bakit natin kailangan siyang itanggalin yung handbrake. So, kalsohan lang natin dito sa unahan. Yan, okay na yan. Tapos ngayon, ito, niluwagan ko na to pero masikip yung kanina. Ito yung ginamit ko. So next natin gagawin, hanapin natin yung jack point or mounting position para sa jack dito sa likod. Kung matatanda nyo doon sa previous video ko or sa change oil ng Honda City, meron, tinuro ko doon sa unahan kung nasan yung mounting position ng jack. So dito naman sa likod, nakikita nyo, same thing lang din man, meron dito makapal na part ng bakal, then dyan yung itatapat yung sa jack. So, dito sa akin, meron akong alligator jack. Bumili ako kasi mas madali itong gamitin kesa doon sa normal jack. So, ngayon, itapat natin siya doon sa mounting point ng jack. Okay. Naiangat na natin yung jack ng konti. Pinapat lang natin. So, next natin gagawin, kailangan natin lugan yung lahat ng lug nuts ng sasakyan. So, ilagay natin yung 70mm socket. Ayan, okay na. Next, ito maganda dito. Na-extend siya. Extendable wrench. So, maganda to kasi may extra leverage nga. Kung mapapansin niyo sa mga automotive shop, di ba may nilalagay pa silang extra tubo para nang madali matanggal yung lug nut. So dito, dahil dito, hindi nyo na kailangan ng extra tubo. Isa pa, collapsible siya. So ngayon, tatanggalin natin yung lahat ng lug nuts. Okay, ano nga ba magtanggal ng lug nuts? Magtatanggal ka ng lug nuts sa star pattern. So dito kasi, apat na gusto natin, so hindi natin magagawa yun. Ang magagawa lang natin is parang crisscross. So, unahin natin ito. Yan. Medyo nilugaw ko na kasi kanina para madaling na lang. So, yan. Star pattern yung gabi natin. And, four. Ngayon, iangatan natin yung sakyan. Natin yung sasakyan hanggang sa magkaroon ng hawang dito sa baba ng bulong para hindi tayo mahirapan natanggal yung bulong pa niya. Okay? Para hindi na tayo mahirapan
ibalik yung ulo mo. Ito ang wheel. So, okay na yung taas. Ngayon, tatanggalin na natin yung lug nuts. So, para hindi kayo mahirapan, gamitin nyo rin yung socket para mas malilis niya matanggal. Tapos, alalayin nyo yung sasakyan or yung gulong pala sa baba niya. Kasi, for example, ito yung tatanggalin nyo. Mag-move nyo ng konti, mahihirapan kayo. So, idikit nyo ng konti para mag-stay yung idikit niya dito sa drum. So, last na lang. Alalayin nyo lang yung dikit ng gulong. Para hindi siya tumabingi ng konti. Kasi pag tumabingi ito, mahirapan na kayo. Yan, nahirapan na ako. Yan. Yung ginawa ko, inangat ko na lang ng konti itong rings. Nahirap na kasi nakadikit na yung lagnat sa rings mismo. Yan. Ito na, tanggalin natin. So, dahan-dahan, tanggalin natin. Ayan. So, itabi muna natin ito. Karaniwan, maganda ito ilagay. Dito sa may ilalim na. Ayan. So, papakita natin sa inyo. Ito ko siya nilalagay sa inyo. Para yung piece na bumigay ito, sasabi lang, hindi ka sasakyan itong gulong. Kailangan na natin tanggalin itong drum brake. Kaso, hindi nyo ito basta-basta maiikot na magagalaw. Bakit? Kasi naka-handbrake. So ngayon, gagawin natin, tatanggalin muna natin yung pagka-handbrake ng sasakyan. Note, make sure na nakadikit yung bato dito sa gulong sa harapan para masuportahan niya at hindi gumulong yung sasakyan. So, tanggalin na natin ngayon yung handbrake. Dahan-dahan lang sa pagtanggal. Yun. Gumalaw ng konti yung sasakyan. Expect nyo yun. Dahil hindi nga sa nawala nga yung suporta ng handbrake. Ngayon, bago ko pala makalimutan, kung nahihirapan ngayon tanggalin yung drum brake, pukpukin nyo lang yung paligid gamit ang rubber mallet. Kung wala man kayo rubber mallet, patungan nyo lang ng kahit anong basahan at pukpukin nyo ng martilyo. Kung hindi nyo pa rin matanggal, nakikita nyo ba yung maliit na butas doon? Gamitan nyo lang ng tornilyo, iscrew nyo lang at maitutulak nyo na patanggal or palayo yung drum brake mismo sa brake system. Okay, balik na tayo sa video. Manggagalaw na natin itong drum brake. Ngayon, kung napapansin nyo, nai-iscrew natin itong drum brake mismo. Kasi loose na yung handbrake. Tanggalin natin. Ito. Yan, madali. Swerte. Karaniwan, mahirap itong tanggalin kasi nakadikit siya. Lalo na pag di nyo siya nililinisan lagi. So, ito, sinabay ko doon sa pag-change oil ko. Watch nyo na lang yung video dito sa... Ilalagay ko pala sa upper right corner or sa description yung change oil dito sa Honda City. So, ito yung loob ng drum brake. Tapakita ko sa inyo. Yan. Medyo makapal pa yung brake shoe ko. Yan. Yan, kung makikita nyo, madumi. Nilinisan ko to last 25 km ng sasakyan. So, 13 na siya ngayon. Every 5,000 nga ang target ko. Nilinisan ko yung brakes, change oil, and sa service ko yung mga air filter. Yung air filter pala. Watch nyo rin yung video dito sa top right corner. Ililink ko dyan. Makikita nyo dyan kung paano ko siya nilinisan. Yung engine air filter ng sasakyan ng Honda City. Okay, una natin gagawin, lininisan natin to mismong drum brake. So, tulad nung this rotor sa unahan, ito yung katumbas niya. So, ito yung lininisan natin. Ngayon, linisan na natin yung brake. So, ito yung kailangan natin, brake cleaner. Meron pa naman. So, una, lihain muna natin yung paligid ng brake, drum brake.
Okay, tapos na nating liyain. Ngayon, i-clean natin itong brake cleaner. Ah, marami ito naman. So, after natin ma-spray, punasan natin. Yan. Ayos. Okay. Inis na. Tanggalan natin yung mga maliliit na contaminants. Hindi naman kailangan sobrang tanggal na tanggal. Importante malinisan siya na tama. Okay, next natin gagawin. Yung mismo, brake shoe na. So, sa paglilinis ng brake shoe, ang ginagawa ko, same thing lang ng drum brake at ng brake pads. Ganito lang din. Lilihain ko lang tong mismo brake shoe. So, ginagawa to para matanggal yun. Kahit pa paano, mapantay natin yung brake shoe. Maiwasan yung mga groove lines sa disc brake or sa drum brake mismo. Yan. So, sa kabila din, okay, ayos. So ngayon, isprayin na natin. So ito, huwag na huwag niyong ispray sa brake shoe or sa brake disc. Ay sa brake pads kasi baka matunaw niya yung material. So tama lang na ilagay natin o ispray na rin yung part dito. Yan, matanggal lang talaga. Okay, ayos. So, punasan na lang natin para matulungan na matanggal mismo talaga yung mga alikabok na natanggal natin sa brake shoe at yung mga natanggal dito sa mga singit-singit. Oras na para ibalik yung mismo drum brake. So, tingnan natin kung kakayanin natin ng isang kamay. So, i-shoot natin siya dun sa stud bolt. Saan yung stud bolt? Ayos, i-shoot natin. Yan. So, ang technique dito, dapat may konti kang resistance na na-experience pag iniikot mo. So, pakinggan natin kung meron. So, meron. Isabihin, okay pa yung pagitan niya. Not too far, not too close. So, okay to. Okay pa to. Hindi pa natin kailangan i-adjust yung handbrake. Ah, hindi ko napakita yung handbrake kung saan ni-adjust. Sa next video na siguro yon. Pwede na natin ibalik yung mismo gulong. Okay guys. So ngayon, pag binalik natin stud, lug nut sa stud, star pattern din or crisscross para sa 4 studs. Okay, tulad ng sinabi ko, dahan-dahan, huwag ganun. Okay, ngayon, punta naman tayo sa harapan. Bago tayo pumunta sa harapan, huwag niyong kalimutang higpitan to. Okay guys, natanggalan natin yung lug nut nitong unahang gulong. Tanggalin na natin. At same as before, ilagay natin sa ilang sasakyan. Para sa porta, kung sakaling bumigay, huwag naman sana yung jack. Okay. So ngayon, ang kailangan natin tanggalin, ipapakita ko sa inyo. Itong bolt na to. Ito. Yan. Ito. Saka, ito. So tanggalin natin sila. Okay guys, tanggalin na natin ngayon. So, size pala ng bolt na to is 12.
So kumuha ako ng 12. Yan. 12 millimeter. Para maluwagan pala natin yung bolt, counterclockwise ang ikot na gagawin natin. Kung mahirapan man kayong iikot yung bolt, kakailanganin ninyong paluin ng ilang beses yung ratchet mismo. Kung makikita nyo dito, nahirapan ako. So ang ginawa ko, pinalo ko yung ratchet pa counterclockwise para lumuwag mismo yung bolt ng slider. Yan. So, konting palo lang, okay na siya. Natatanggal niya na. Balik, brake cleaning lang talaga ang gagawin natin dito. Karaniwan kasi may kailangan pa tayong ilagay ng mga grease o palitan dito sa rubber boot na to. Ito kasi yung parte ng slider na dumudulas pag tumutulak yung piston ng brake mechanism. So tanggalin din natin tong nasa taas. Dito pala, naalala ko na hindi na natin kailangan tanggalin yung bolt sa taas, yung slider bolt. So, ang gagawin natin, kailangan na lang natin iangat itong brake caliper para matanggal mismo yung brake pads. Pero kailangan natin bilisan yung pagtanggal. So, gawin natin mabilisan. So yan, tanggal na natin. So kaya natin ginawa yun kasi iniiwasan natin na masira tong rubber boot na to. So ngayon, lilinisan natin to rotor disc at brake pad. So makapal pa naman sya. Ito pala yung indicator nya kung nakapansin nyo. Itong part na to. So pag ito, kalinya na yung brake pad, ibig sabihin, kailangan nya nang mapalitan. So ngayon, hindi pa naman sya kalinya. Okay, so linisan na natin sila. Tulad ng ginawa natin doon sa likod. So ito pala kailangan yung tandaan. Yung piston na to, pag hindi nyo na maibalik yung caliper, kailangan nyo ito ipasok. So karaniwan, kagamitan mo nito tapos didiban mo para maitulak. Pero mas maganda ang gumamit nito. Ito, C-clamp, or may mga na bibili sa Lazada na parang brake or piston na pantulak. So, gagamitin natin ito. So ibalik na natin yung bolt na naipasok mo natin. So okay na. So ngayon, ilalak natin siya ng counterclockwise. Ay, clockwise. Pala yung pahigpit. Okay. So nahigpitan na natin yung todo. Ngayon, tapos na tayo. Ibabalik na lang natin yung gulong at gagawin na lang natin yung dalawa pang natitira sa kanan. Okay. So natapos na rin tayong maglinis ng brake ng Honda City natin na VX model, GM6. So, kung mapansin nyo, basang-basa ako ng pawis. Sobrang init kasi ng panahon ngayon. And, oh, grabe oh. So, ayun, natapos din tayo. Siguro, inabot ako ng ano? Isang oras. Isang oras lang naman. Medyo may break pa yun ng kasama. Kumain pa rin ako ng merienda. And I think that is his grabe pala.
So I think that's it for today's video. Sana nagustuhan niyo siya. And if you do, please give it a thumbs up. Please do also subscribe to our channel. Please, please subscribe to our channel. And also click yung notification bell para ma-inform kayo kung may mga bago kaming upload na video. So see you in the next one. Bye-bye!